Good afternoon guys, ito ang ating update para sa NSCR Marilao at Meycauayan Station for this month of March 2022. Sa vlog na ito, dalawang istasyon ang bibisitahin natin, kaya dyan lang kayo. Tatlong kolom ang mga poste sa parting ito. Kaya naman, matatakpan talaga mismo ang SM City Marilao. At lalong matatakpan yan kapag natapos na talaga itong istasyon dito mismo sa harapan ng SM City Marilao. Ayan guys, aerial view naman tayo. Ito magiging NSCR Marilao Station. Double island type ang magiging disenyo ng istasyong ito. Sa pamamagitan ng disenyong ito at syempre gamit ang tamang timing at sa tulong na din ng signaling system, makukuhang umovertake ng mga limited express trains sa mga commuter type na train dahil magiging quadruple o apat ang track ng riles sa Marilao Station. Pumunta naman tayo sa Meycauayan. Yan, kung mapapansin nyo, mula doon na 3 columns ay single column na ulit. At kumpleto na yung mga columns dito hanggang makarating doon sa NSCR Meycauayan Station. Sa lahat ng istasyon, at itong NSCR Meycauayan Station at Marilao Station ang pinakamagkalapit. Nasa 1.9 o wala pa 2 kilometro ang layo nito sa isa't isa. Thank you sir, nak-signal pala ako. Ayan, kita nyo mula doon sa Marilao ay pababa na yung mga poste, di ba? Pagdating kasi doon sa tapat ng SM City Marilao na yun, ako, binabaha talaga yon. Kapag panahon ng tag-ulan, uuso yung mga dibalsa doon. Yung itong mga motor na to, sasampa sa balsa, tawid. Doon lang mismo sa tapat ng SM Marilao. Matagal-tagal natin bago mabisitang muli itong Meycauayan Station. Mukhang tapos na nilang isalansa ng mga segmental box girders over Meycauayan Station. Ay hindi. So ito na yung huling span at tapos na sila sa mismong istasyon. Nandito tayo mismo sa tapat ng St. Mary's College ng Meycauayan at sa tapat nito narito ang NSCR Meycauayan Station. Ito na yung huling span na ginagawa over the Meycauayan Station. Siguro naman pagkatapos nito makapag-feeding na sila ng segmental box girders mula sa ibaba. Alam nyo kasi sa guys, doon pa yan nagmumula yun, no? Inaangat pa nila yung segmental box girders gamit yung separate na crane. Tapos ang alam ko parang may trolley yan. Para imagine nyo na lang may cart na pinagpapatungan tapos itutulak dito. Medyo naging matrabaho yung pag-connect-connectan itong mga segmental box girders dahil nga nauna nang gawin yung pundasyon at saka yung mga columns ng istasyon dito sa Meycauayan. Kalapit nitong NSCR Meycauayan Station itong concrete batching plant para sa Taisei DMCI joint venture. Dito ginagawa ang kanilang mga segmental box girders na ihahatid naman sa erection site. Palagay ko, itong Meycauayan Station ang maunang matapos sa mga istasyon na hawak ng Taisei DMCI joint venture. Yan at matatapos na nila ang mga viaducts ng istasyon, kasunod na din ang mga gawaing pundasyon. Mahirap itong ginagawa nilang paraan na maunang gawain itong pundasyon ng mga civil works kaysa tapusin ng mga viaducts. Sa 4 na span na ginawa mismo para sa istasyon, feeding from the back ang ginawa nila, kung saan may nakabukod na crane na nag-aangat ng mga segmental box girders na ginamit para sa mga viaducts na ito. Doon naman sa uling span na ginawa nila ay feeding from the front. Ganun pa man, pinagdaanan na nila itong mahirap na paraan ng paggawa. Eto nga at patapos na sila. Yung madali kasing paraan ay yung feeding from the bottom na karaniwan nating nakikita. Malaunan eh, makakabisado din ang mga workers na naka-assign sa LG team na ito yung paggawa. Pag nakuha na nila yung momentum,
dire-dire-dire-diretso na ito sa norte.